Ayan, hello guys, good afternoon. So, welcome back sa video card repair. Ayan, so, may repair tayo dito. Re-repair ulit tayo ngayon. Ayan, so, ito ang ating current repair. This is D-bill. Red D-bill. Ayan, so, this is a red D-bill. Ayan, power color to. Ito guys, pag ganito. So, tripan. Malimit ito, 4GB. Ayan, 4GB, 8GB. Ayan, tripan. This is RX570. Ayan, red D-bill. Ang problem nito, may backplate siya. So, RX570, 4GB. DDR5. So, tripan. Okay. So, ito siya guys. So, ang problem nito, according sa may-ari, so, ang nakalagay dito ay ang problem ay, so, bisayin natin. Bigla na lang kasi hindi yan siya nag-on pag hindi nakasalpak ang GPU ko. Unti nag-on ang unit pero pag binalik ko na po, yung GPU wala na. Ayaw na po mag niya mabuhay. So, yun po yung chat nung may-ari. Okay, so, tingnan natin. So, using diode mode. So, tingnan natin kung saan ang shorted. Kasi sabi hindi ito nag-on. Ayun, change value. So, mababa siya. So, reading natin ay 0.8. Ah, 0.100. 0.100 ang reading natin. So, dito yung shorted. So, kung mapapansin nyo dito. Ayan, medyo madumi siya. Ayan, so marami siyang dust. Ayan to. So, inspection natin para makita natin kung alin yung tama. Ayan. So, yun. May dust tayo dito. So, nakikita nyo dyan. May dust. Ito may dummy. So, baka dito ang shorted nito sa part na to. Okay. Yung ating CPU, hindi naman butas. So, nakaano pa yung, ano, nakamask pa yung. So, kailangan natin itong anuhin. Kasi may ano siya. Ayan o. May mga lupa. Kailangan ultrasonic cleaning to. Delikado mag-shorted. So, ito ang reason niya kung bakit siya nag-shorted. Checkin natin to kung may lalabas na shorted. So, reading natin, 0.6. Sa 0.46. Okay. Okay. Oops. So, wala tayong shorted ah. So, check natin itong 0.8 volts. So, hindi naman siya shorted. So, may reading tayo. As you can see. So, sa memory, I think this is a memory. So, ito ay, ano to? Oh, change values tayo dito. So, ito mayroon siyang flux. Parang overheated. Check natin. Ito yung gates. Okay, not shorted naman. Ito, so not shorted. Ah, oh, sige, ano yung papalibisi mo? Nag-wide na ba? So, ito. Ayan. So, ito yung shorted. Itong isa na to. Ayan. So, ito yung shorted natin. So, possible. Dito siya nakakonect. Tanapin natin. Oo, dito nga. So, kung shorted ito, tanggalin natin ito. O, ito. Ito ang tanggalin natin. Kasi, shorted ito eh. Kasi shorted dito. Ito yung 12 volts. Ito yung gates. So, dito siya. Kung in case. So, baka hindi naman shorted dito. GS7256. So, saan to? So, 12. Ah. So, ito. Shorted din ito. Ay, crack siya, guys. Oops. Papunta siya dito. Ito.
12 volts siya guys, tapos ito ay crack. So, crack ito nga na ito guys, oh. Pero hindi pa naman siguro wasak. Baka muntikan pa lang, pero hindi pa naman siya, ano. Ayan, so ito siya. Ito ibig sabihin, ito ay 12 volts trial. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo, check natin yung mga gates. Kung shorted. Ayan, may reading yung gates. Okay, may reading. So, may reading. Nasaan yung ating ano? Sa linisin natin tong mga dami. Using madumi siya sa likod. Sakali natin. So, yan. So, ito yung ating papalit ang isa na to. So, pag ganito ang hot air. So, hanap tayong pamalit. Saan tayo dito ang pamalit. C05 ito 4C0 ano kunin natin ito isa na ito so 4C ito so may capacitor tanggalin na natin ito yan hindi na natin ito kailangan 2017-16 baka pumutok pa pag hinot air natin. Okay. So, gamit tayo ng so, mataas yun, 500 then 70 ang air. So, kailangan natin ng exhaust para hindi masinghot ang para hindi masinghot yung ating ano flux. Yes. So, 500. Nakasagad na yung init. Yan. Ouch, init. Tapos, ganito. So, ipamalit natin. Lagyan natin ang flux. Okay.
ito yung salary, no? Hindi. So, tester. Yeah, shorted. Yeah, it's shorted. Baliktaran. So, yun yung ating salarin. So, replace na natin yan. So, hinangan muna natin para may malambot na. So, dito yung gate. Okay, so we need okay, so pahigain lang natin para hindi tama ng ating capacitor. Pahiga. Okay, so remove natin itong mga exists. Nasiyo, hindi maganda yung magkakalagay. Ayusin natin at baka mag-short circuit. Okay. Okay. Press. Okay. Tapos palamigin natin. Nag-bloated, so papalitan natin yung driver. So ulit, kuha ulit tayo ng ano. Pero I think yun lang yun. Kasi nasa 12 volts siya eh. Shorted yung 12 volts, shorted yung VRAM. Kaya lang ay paano ba? So yung, baka dahil sa memory kaya nagano, ano ba memory nito? Naku, Skynex pa naman. So delikado tayo. Baka sira din yung ating memory. Kasi yung mga ganito, pag Skynex yung memory, medyo mahirap. Pero pag nag-display na to, okay na yan guys. Success na yan. Sana hindi sira yung memory. Para okay na. Malabigin lang natin mabuti guys at mainit pa yung capacitor, yung MOSFET, mainit pa.
So medyo malaki yung PCB. So kailangan natin siyang palamigin. So try natin. So kita nyo naman sa ating tester. Kung shorted pa rin o hindi. So siya kanya si 0.500, 0.5000 pala, 0.5000 na reading. So dito, okay naman. So gates. So may ano naman yung gates natin. So ito yung output para sa 1.3 volts sa memory. I think memory to. Or dalawa kanyang memory. So ano na to? BDDCI yung isa. Pag ganito yung dalawa. Si ito yung 0.9, ito yung 1.3. Pag ganyan. Kung ito ay... So, I don't know. So, hindi natin sigurado. Pero basta may ganito na dalawang driver. So, yun yung function niya. So, try na natin. Sana mabuhay. So, kapag hindi, pumutok ulit na gano'n. Shorted, edi ulit. Back to retry again. Try again. Ganun lang naman. So, let's try. So, yan ang ating monitor. So, let's try. Kung uusok o hindi, let's see. Oops, umusok. Ayun ang gaya ng sabi ko. Ay... yun yun. Umusok. So, yung damage. Ito. Ngayon, kung same pa rin, same scenario. So, kailangan natin tong i-ano, guys. Ano pala to? So, kailangan muna natin itong ultrasonic cleaner, guys. So, ang gagawin ko dito, guys, ito, tsaka ito. Papalitan ko. Yan, para siya. Tapos, ultrasonic cleaning bago isalpak. Baka nagkakaroon ng short circuit. Okay, wait for a while. So, update ko kayo later po, stress test. So, yun lang, tabo ka natin palitan. Kapag hindi pa rin gumana, wala nang pag-asa. Kasi possible sira yung ano. Okay, so just wait for a while. Good afternoon. So, ito pala yung ano. Ngayon, may na-refer po tayong RS570 series. So, ano po siya? Check natin sa graphics card. So, 4GB po siya. So, ito yung na-repair natin ngayon. So, ang problem pala nito ay no display. Tapos, based sa inspection namin, marumi na din yung ano, yung mga thermal pad. So, pinalitan din natin yan. Tapos, yung solution pala nito, meron po siyang dalawang nasirang MOSFET. So, pinalitan lang po natin yan. And then, nanonan natin ito siya. Nanonan natin sa 6 stages of cleaning. So, lininis na po natin siya. Ultrasonic cleaning. Then, pinalitan po natin ng bagong thermal pad. So, as you can see, ngayon, stress test natin ngayon. Nasa 21 minutes na po siya. Ito yung actual BBU temperature niya. Nasa 83
degrees Celsius at yung fan speed niya ay nasa 82%. So, makikita nyo naman dito sa graph ng GPU niya, sa stable naman po siya, diretso naman siya. So, hindi naman siya nag-overheating or lumalagpas sa pinaka-max temperature. So, stable naman po siya. At, yun lang. So, working pa na po siya at mamaya i-game test din natin to para sure na pwede na natin ito i-ship kay Costa. So, yun lang naman. Lang po at maraming salamat.